Ito na nga pala yung update dito sa ipamimigay ko na pino. Dagdag gastos nga pala ulit dahil pinalitan ko buong panggilid. Kaya kung isa ka sa nangangarap magkaroon ng sariling motor, panoorin mo to, baka ito na yung sagot sa gusto mo. So ayun na nga pala, ipapakita ko muna sa inyo yung mga i-upgrade nating pyesa dito sa panggilid ni Project Pinocchio. Ayan, halos buong panggilid nito magpapalit tayo ng bago. Simula dito sa drive pace, sa pulley, may kasama rin backplate yan. Pati clutch lining, ayan, puro Makoto brand yung ipapalit natin dito kasi medyo sumisikat na rin tong brand na to. Gusto ko masubukan natin. Pati itong flyball, and then clutch bell, bago rin. Clutch spring, bago rin. At syempre, pati yung belt, ayan. Kung napanood nyo nga pala nung binuo ko to, medyo kinapos na ako sa budget kaya hindi ko na napalitan ng bago yung buong panggilid. Medyo napalaban din kasi sa gastos nung binuo ko to. Pero dahil ipamimigay na nga natin to sa susunod na buwan, kaya kung ano yung pwedeng gawin, gagawin ko na. Bale, Makoto nga pala na panggilid yung ipapalit natin dito na straight, made in Taiwan. Marami na rin kasi ako nababalitaan na okay daw tong brand na to para masubukan natin. Ito yung isasalpak ko. Dahil kargado nga pala yung makina nito ni Pinocchio, tamang-tama to. Kaya ngayong araw nga pala, nag-umpisa ako sa pagbabaklas ng panggilid. At dahil halos nasa 220 plus kilometers lang yung natakbo nito simula nung binuo ko, literal na malinis pa talaga dito sa loob, pero mga second hand kasi nakasalpa, kaya papalitan natin ng bago. Bale, inuna ko nga palang baklasin tong nut ng drive pace, ginamitan ko na ng impact. Saka ako nga pala isinunod tong clutch bell. Hindi nga pala nakaregroup yung bell nito, kaya yung lining nito, stuck pa. Medyo upod na nga rin pala yung magkabila ang side nitong belt, kaya pala minsan dumudulas, lalo kapag mabigat. Dahil set na nga pala ikakabit natin sa panggilid, pati nga pala tong center spring, papalitan na rin natin. Halos torque drive nga lang pala hindi natin mapapalitan dito sa panggilid, pero okay pa naman yung condition nito, kaya walang problema. 1200 RPM nga pala isasalpak natin, pasok pa rin naman dahil kargado rin naman yung makina nito. At dahil naka-pine groove nga pala yung clutch bell, kailangan natin to palitan ng racing na clutch para hindi agad tumaubos. Nga pala sa dalawang kamay na gamit ko, ginamitan ko rin ng paa, baka kasi tumalsik, mahirap na. Tapos kinamay ko nga muna pala to maigi hanggat sa sumagad dun sa dulo ng tread. Saka ako nga pala ginamitan ng impact, sinagad ko na rin maigi sa higpit. Dahil medyo lupay-pay na nga pala yung belt natin, magpapalit tayo ng bago, power link naman yung brand na ikakabit natin. At para mailapat nga pala natin ang bahagya isang panito sa torque drive, konting pihit lang hanggat sa bumaon ng bahagya. Kaya kinuha ko na nga pala tong pulley drive pace na gagamitin natin, bali ito nga pala yung itsura niya. Bali, marami nga palang kasama yung packaging nito, bukod dito sa pulley drive pace, may kasama ng bushing, pati yung mga tuning washer. Kaya kinuha ko na nga pala yung flyball, bali straight 9 nga pala isasalpak natin. At kung papansinin nyo nga pala itsura nitong panggilid, napaka-premium din pati sa packaging. Kaya sinalpa ko na nga pala tong torque drive tsaka belt para mailagay na rin natin tong clutch bell. Bale, naka-pine groove na nga pala tong clutch bell nila, tapos naka-lighten na rin para mas maganda yung kape tsaka iwas overheat. Magkakatalo na lang talaga to sa preference ng mapagbibigyan natin tsaka kung gaano kabigat siya. Kaya hindi ko na nga rin pala pinatagal, pagkatapos ko ilagay yung tuning washer, inilagay ko na rin tong drive pace para masubukan na natin kung okay ba yung performance. Masasabi ko talaga na napakaswerte ng bagong may-ari nito dahil halos ginastos talaga to maigi. Nakailang beses ko lang din kasi to nagamit noong nabuo ko tapos natambak na lang din. Kaya kaysa mas lalong maluma dito sa garahe, mas mainam na maibigay natin. Kaya kung sino man yung bagong magiging may-ari nito, sana ingatan mo, wag mong pabayaan. Nung nabili ko kasi to, halos maraming kamay na rin yung pinagdaanan, kaya napabayaan na talaga maigi. Kaya noong naikabit ko na nga pala tong buong panggilid, syempre, moment of truth, konting bira-bira lang kung sakto lang ba yung pagpag ng belt. At bukod nga pala sa panggilid nito, magpapalit din tayo ng buong kaha, marami na rin kasi tong basa. So ito nga pala yung mga basag sa kaha nito ni Project Pinocchio, eh no. Dito sa may cowling, tsaka dito natapunan kasi to ng brake fluid kaya nag-crack, tapos dito pa, eh no. Ayun. Crack din 'yan. Tapos dito sa may gilid meron din. Ayun, no, may crack din siya rito. So para mas maganda, syempre, papalitan na lang natin 'to ng bago. Dahil hindi ko nga ito masyadong napaggagamit si Project Pinocchio, kaya siguro nagtampo, kusa na lang nagbitak-bitak yung kaha. Sa sobrang busy rin kasi, hindi ko na talaga ito nagagawang i-start, kaya siguro nagkaganito na rin. Simula kasi noong natapos ko itong buuin noong February, parang bilang lang sa kamay kung ilang beses ko nagamit to. Kaya doon sa mga nagsasabi na bakit binibenta ko rin ibang nabuo ko, no choice talaga kaysa maluma lang dito sa garahe. Kaya inumpisaan ko na nga pala yung pagbabaklas ng kaha nito, inumpisaan ko nga pala dito sa magkabilang side pairings. Bale, wala namang basag to, o kaya
tama dito sa magkabila ang gilid, pero syempre ang pangit naman tignan kung magkaiba yung kulay. Ganitong kulay pa rin sana ilalagay ko rito. Ang problema, wala talaga akong mahanap dahil kailangan na natin to ipamigay. Ito na lang ilalagay ko. Kaya nung natanggal ko na nga pala lahat ng yayabangin bolts dito sa harap, dito naman sa may bandang baba, meron pa kasi ditong dalawa. Ito talaga yung nakakainayang dito, yung ilang beses mo lang nagamit tapos papalitan mo uli dahil sira na. Pero syempre para mas presentable tignan, tsaka hindi na rin lugi yung makakuha, kailangan palitan natin to ng bago. Kaya nung natanggal ko na nga pala tong dibdib, dito ko mas lalong nakita. Ayan, may sira na talaga siya rito sa gilid. Ayan, sa ilalim. Sira na. Medyo inabot na nga pala ako rito ng hapon, pero para maipakita ko sa inyo yung bagong kanay kakabit natin, ilalagay ko na tong side fairings. Tinanggal ko nga muna pala yung magkabila ang signal light lens, yun din kasi kakabit natin dito sa bagong kaha dahil bagong bili ko rin naman yun noong kinabi. Halos puro harapan lang talaga yung may problema, pero dito sa may bandang gitna, lalo dito sa dulo, almost bago pa rin. Kaya kinabit ko na nga pala yung body bolts dito sa ilalim para maipit na natin ng maayos. Medyo kinalawang na rin yung ibang tornilyuhan dahil rain or shine, nandun lang siya sa labas na cover. Pinapasok din kasi lalo kapag sobrang lakas ng ulan na may kasamang hangin. Dahil medyo padilim na nga pala, ikinabit ko na nga pala tong engine cover para maipakita ko na sa inyo kung ano yung mga nagawa natin ngayong araw. Pagkatapos ko nga pala ayusin to si Project Pinocchio, saka ako isusunod si Project Pangarap. So ayun na nga, mag-update muna tayo ng mga naikabit natin na parts para dito sa giveaway natin na Yamaha Pino. Ito nga si Project Pinocchio. So ayun na nga, nagpalit nga pala tayo ngayon ng kaha. Kagaya nung sabi ko sa inyo, kasi yung luma, talagang marami ng basag, tapos pangit na rin yung pintura kasi natuluan nga ng brake fluid. So, ito nga pala yung bagong ipapalit natin na kulay. Kulay silver ata to or metallic gray. So, ayan, mukhang babagay din naman sa itsura niya. Ayan, ikabit na natin dito sa magkabila ang gilid. Bukas, yung dito naman sa pinakaharap, ikakabit din natin yan. Pero bago yan, sa mga nagtatanong kung paano ba magkakaroon ng chance na mapili or mabigyan itong Yamaha Pino natin sa October 5, napaka-basic lang nang hihingin ko sa inyo. Ang gagawin nyo lang ay i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. Right? So, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na dapat nyong i-download at mag-top up kayo at least 100 pesos para magkaroon kayo ng chance na manalo nitong Yamaha Pino natin. So, October 5 na yan. So, ang gagawin nyo lang, punta lang kayo sa comment section tapos click nyo lang yung download link. So, pag okay na, install nyo na. Then syempre kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register dito. Lagay nyo lang yung details nyo, cellphone number, tsaka yung password, and then OTP. Pag okay na lahat yan, syempre, punta na kayo dito sa login. So ito na nga yung makikita nyong homepage nitong Diamond Game. Ayan, kung naghanap kayo ng paglilibangan dito, napakaraming paglilibangan talaga kasi napakaraming laro rito. So sa mga magtatanong kung paano nga ba kayo magka-cash in dito, click nyo lang tong wallet. Ayan, 100 lang yung kailangan nyo i-cash in dito para yun nga, mapili kayong manalo nitong Yamaha Pino sa October 5. Ayan, click nyo lang yung wallet. Tapos ayan, click nyo lang yung 100. So sa mga magtatanong naman, paano kung pumaldo kayo, kung gusto nyo i-out na yung pera, napaka-basic lang din yan. I-click nyo lang tong withdraw dito sa baba, tapos lagay nyo lang kung magkano yung gusto nyo i-out. So sa mga magtatanong naman kung paano kumita dito kung ayaw nyo maglaro, pwede rin naman. Click mo lang tong be our agent, tapos ipunta mo lang dito sa may referral. I-copy mo lang tong promotion link mo tapos i-post mo. Matik yan kapag may naglaro, may makukuha ka ng commission. So, ito yung madalas ko nga palang nilalaro rito. Ayan, Dragon versus Tiger. Pili ka lang kung magkano yung gusto mo itaya. 5 piso, 20, 100. So, mag-try tayo dito sa Tiger. Ayan, pag nanalo kayo, automatic, madadagdag dito sa gold coins nyo. Ito yung pwede nyo i-withdraw kung sakaling pumaldo na kayo. So, dito nyo makikita kung ano yung mas mataas na baraha. So, ayan, Jack. Tsaka sa is, mas mataas na baraha yung jack. Kaya olats tayo. So, ganun talaga. Swertihan lang talaga to. So, para hindi maubos yung natitira nating 9 pesos, i-out na natin. So, ayan na. Ulitin ko mga sir ha. Kung gusto yung magkaroon ng chance na manalo nitong Yamaha Pino natin, halos 2 linggo na lang, ipamimigay na rin natin yan. Ito lang, i-download nyo lang tong game na to, tapos mag-top up kayo. Tapos, i-screenshot nyo, lapag nyo lang sa comment section para automatic sa October 5, meron na kayong chance ang manalo niyan. So ulitin ko, bawal na bawal to sa minor at libangan lang, right?